bata, kamusta? Ako si Ma'am Roma, ang inyong kaagapay sa pag-aaral na musika. Ang channel pong ito ay gumagawa ng music lesson from grades 1 to grade 6. Pero ngayon, pupokus muna tayo sa grade 1. At tayo nga po ay nasa quarter 3 at week 3 and 4. Ang ating topic, iba't ibang uri ng tunog. So, simulan na po natin. Magkasama ang week 3 and 4, which is iba't ibang uri ng tunog. So, medyo maraming activity ang ating gagawin sa pagkakataong ito dahil pinagsama siya. Pero kung tutuusin, dapat magkahati siya dahil sa sobrang daming activity. Kaya mga bata, makinig mabuti. Ano-ano ang mga tunog na kaaya-ayang pakinggan? Pag sinabing kaaya-aya, yung maganda sa pandinig, yung hindi masakit sa tenga. Paano nakalilikha ng magagandang tunog sa palagay niyo mga bata? Paano ka makalilikha ng magagandang tunog? Anong uri ng mga tunog ang bumubuo sa musika? Okay, sagutin muna natin yung una. Anong mga tunog ang kaaya-ayang pakinggan? Yung kaaya-ayang pakinggan ay yung hindi masakit sa tainga. Ito yung may pino at purong tunog. Ano ba yung pino at purong tunog? Yun ang ating aalamin mamaya. Paano nakalilikha ng magagandang tunog? Nakalilikha ng magagandang tunog sa pamagitan ng paglikha ng mga bagay sa paligid na ginagamit nating pansaliw sa ating mga awit. Okay? So, anong uri ng mga tunog ang bumubuo sa musika? Maraming uri ng tunog ang bumubuo sa musika. Ngunit, ang magandang tunog ay binubuo ng mga pino at purong tunog. Ang ating layunin sa ating talakayan, sa araling ito, matutukoy mo ang mga payak na bagay na maaaring gamitin sa pagtugtog ng musika. Pag sinabing mga payak na bagay, yung mga bagay na makikita lang sa ating paligid. Hindi natin kinakailangang gumastos upang makalikha ng tunog. Yung mga bagay sa paligid, maaari natin itong gamitin. Pangalawa, makalilikha ka ng mga tunog sa pamamagitan ng iba't ibang paraan at material. Pag sinabing mga paraan, ito ba ay hinahampas, hinihipan, pinipiti, okay? At material. Okay, yung mga bagay sa paligid na iyong makikita. Tignan ang mga larawan sa ibaba. Alin sa dalawa ang maaaring lumikha ng pino o purong tunog? Alin naman kaya ang maaaring magdulot ng basag o sabog na tunog? Okay, piliin natin. Sino sa inyo nagsasabing ito ay nakalilikha ng pino at purong tunog? Yung musika na likha ng gitara. Kung yun ang sagot mo, tama ang sagot mo. Itong gitara ay nakalilikha ng pino at purong tunog. Samantalang ang nabasag or ang nabagsak na kawali ay nakalilikha laman ng basag at sabog na tunog. Pag-aaralan pa natin yan kung ano ang ibig sabihin ng puro at basag na tunog. Ang purong tunog ay ang tunog na pino, malinis, makinis, diretso at may kaukulang tono. Nalalaman mo kung siya ba ay mataas o mababa. At kadalasan ay mahaba ang tunog. O mag-isip nga kayo, ano-ano kaya yung mga tunog na lumilikha ng makinis, diretso at may kaukulang tono. Yung mga piano, di ba? Yung piano, yung lahat ng musical instrument, lahat sila ay may pinong tunog. Maging ito rin, yung simpleng bagay, pag-ihip sa bote. Kapag yan ay ihinipan mo, para kang sumisipol. At ito ay nakalilikha ng mataas na tono. Maging ang pagkalbit sa rubber band. Ito rin ay nakalilikha ng puro at pinong tunog. Ang tunog na hindi puro, ito yung mga tunog na hindi pino, magaspang, at walang kaukulang tono. Parang kung saan lang siya galing na tunog. Mahirap tukuyin kung ito ay mataas at mababa. Or mababa.
Kadalasan ay maikli lamang ang tunog dito. Parang isang bagsakan. So, ganon. May mga bagay na sadyang hindi nakalilikha ng purong tunog. Ngunit kapag ito ay ginawa ng ritmo, ay magiging kaaya-aya pa rin pakinggan. Halimbawa, ang pagtugtog ng ritmong maayos gamit ang lata at stick. So, yung sa pamamagitan ng pagpukpok. Sa pamamagitan ng pantay-pantay na pagpukpok. Pag sinabing ritmo, ito ay yung may beat. Diba? Ang beat, pantay-pantay na tunog. So, yun po yun. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, gumuhit ng nota kung ang ganap sa larawan ay may purong tunog at gumuhit naman ng X kung ito ay may tunog na hindi puro. Gawin ito sa inyong sagot ng papel. Okay, gawin na natin. Pag-awit ng isang tono, ito ba ay puro o hindi purong tunog? Kung ang sagot nyo ay nota, tama kayo dahil ito ay purong tunog. Nadidistinguish mo kung ano ang tono kapag ka ikaw ay umaawit. Boses mo na yung ginagamit mo. Next, paghampas sa silya. May patutunguhan ba ang tono niya? Sige nga, kung sinabi mong hindi purong tunog ang paghampas sa silya, kayo ay tama dahil walang patutunguhan ang kanyang melodiya. Next. O wala siyang melodiya. Rather. Pagputok ng bulkan. Kung ang sagot mo ay X, tama ang iyong sagot dahil ito ay hindi purong tunog. Pagtapik ng tinidor sa baso. Ito ay nadidistinguish natin. Kasi kapag ka tumapik ka sa baso, merong tono yon, may taas. Lalo na kapag ka nilagyan mo ng laman, yung nilagyan mo ng tubig, yung baso, na iba-iba ang dami. Tapos pinupukpok mo ng tinidor, iba-iba din ang taas ng kanyang tono na napoproduce. Next, number 5 na tayo. Pagpindot sa tiklado ng piano. Pag sinabing tiklado, mga bata, yun yung mismong pinipindot, yung key doon sa piano. At nakakapag-produce yun ng mga magagandang melodiya. Ito ay may purong tunog. Kaya ang sagot natin ay nota. Pagkikis-kisa ng mga bato. Kung naiisip mo ay X, tama ang iyong sagot. Magaling, mga bata. Okay. Ang pagtugtog ay ang paggamit ng isang bagay upang makalikha ng kaaya-ayang tunog. Ito ay ginagawa upang mabuo ang ritmo o himig ng musika. Pag sinabi nating ritmo, dito na natin nilalagyan ng beat ang isang awit o naririnig natin. O yung tunog na naririnig natin, nilalagyan natin ng beat. Pag sinabing beat, ito ay pantay-pantay na tunog. At maaari tayong makalikha na kaaya-ayang tunog kapag ginagamitan natin ng beat. Okay? Ito ay ginagawa upang bumuo ng ritmo o himig ng musika. So, kaya nyo ring gumawa noon. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, pagtugmain ang mga bagay sa kaliwa at ang mga paraan ng pagtugtog sa kanan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. So mga bata, narito ang mga materials at iyong mga paraan ng pagtugtog ay nandito sa ikalawang hanay. So iisipin nyo kung paano ba maaaring tumunog ang bakal na tinidor, boteng walang laman, goma o garter, at maliliit na bato. Okay, sa palagay nyo, ang bakal na tinidor kaya ay maaaring tumunog? Yes, papaano natin patutunugin ito? Ilalagay ba sa loob ng box sa taalugin? Uo natin ba at pipitikin? Hihipan ba sa loob ng butas? O ipapalo ng mahina sa baso? Yan, nabanggit natin ito kanina. Maaari itong ipalo sa baso. Okay? So, ito ay letter B. Ang boteng walang laman o yung example natin sa pinakauna. Ito ay maaaring patunugin sa pamamagitan ng pag-ihip sa loob ng butas. Okay, so ang sagot natin dito is letter C. Subukan nyo rin mga bata ang goma o garter.
Natutunog ba ito kapag inunat natin at pinitik? Yes, parang gitara, no? Ayan, uunatin natin at pipitikin. Kaya ito ay tutunog at magkakaroon ng purong tunog. So, ito ay letter B. Maliliit na bato. Ayan, ang maliliit na bato pwede nating ilagay sa loob ng box. Pagkatapos, tsaka natin siya aalugin. Okay? So, ito ay letter A. Ayan. Galing mga bata kung ganito ang sagot niyo. Okay, para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, pumili ng apat na bagay na nakalista doon sa ipapakita ko mamaya. Subukang patunugin ang mga ito upang makagawa ng tunog na kaaya-ayang pakinggan. Okay? So, depende lang yon sa inyong pagkakapokpok at pagkakagamit. Ang lahat ng ito ay maaari mong gamitin bilang pansalo sa music. Ito ay mga bote na may iba't ibang dami ng tubig sa loob. Okay? So, kapag ito ay pinokpok natin ng kahit anong bagay, yung halimbawa tinidor, o kaya yung chopstick, so maaari itong tumunog. Ayan, bahala kayo kung gusto niyo itong gamitin. Next, ang goma at garter, maaari niyo itong iunatin at saka kalbitin. Makalilikha yun ng mahinang tunog. Next, ang timba at tabo, maaari mo siyang pukpukin. Dito naman, sa mga lata na may iba't ibang laki, pwede nyo rin siyang pagpukpukin. At ang kutsara tinidor, lahat naman tayo ay may kutsara tinidor sa bahay, maaari nyo rin gamitin bilang pansalo sa ritmo. Ang ballpen na walang laman sa loob, katulad ng bote, pwede natin itong hipan. Okay? So, gagawa kayo ng tunog gamit ang mga bagay na ito. Kung ano yung available meron sa inyo, papayag ang inyong guro. Okay po? Naintindihan po mga bata? Magaling! Pagkatapos mo naman gawin yung mga binanggit ko kanina, ay ito naman ang iyong sasagutin. Paano mo pinatugtog ang mga bagay na iyong napili? Okay, sinabi ko yun kanina. Sa pamagitan ng pagpukpok, ayan yung mga pagpukpok ng isang bagay, tapos pagpapalo sa isa't isa, pag-ihip, at pag-uumpugan sa isa't isa. Next, number 2, maaari bang gamitin ang mga bagay na ito sa paglikha ng musika? Opo, lahat yan ay maaaring gamitin sa paglikha ng musika. Dahil lahat ito ay maaaring gamitin natin bilang pang-ritmo, bilang pang-beat sa awit. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang apat, gumawa ng ritmo gamit ang mga bagay na nakapagbibigay ng uri ng tunog. Maaari mong patugtugin ang mga halimbawa ng bagay sa ibaba gamit ang mga sumusunod na ritmo. Okay, pili na kayo ng maaari nyong gamitin doon sa ating ipinakita kanina. Halimbawa, itong bakal. Kapag nakakita kayo ito, ang guhit na ito ay nagre-represent sa quarter note. Okay? At ito ay quarter rest. Ibig sabihin, kapag quarter note ay merong isang bilang. Isang bilang. Ang quarter rest may isang bilang, kaya lang ay pahinga. Okay, halimbawa. Okay, ipalakpak muna natin itong mga rhythmic pattern ang tawag dito. Okay? Ang tawag dito ay rhythmic pattern. Gamit ang bakal, okay? Pero ibit muna natin. Mamaya magbibigay ng samples ng roma. Okay, ganito ang pagpukpok ng bakal nyo. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Okay? Kita nyo po ba? O ulit. 1, pak, rest. Pak, 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 rest. Pak, rest. Okay, dire-diretso po yan, ha? Okay, next. Ang kahoy naman. So, may tatlong quarter note o quarter symbol kasi ito ay nagre-represent sa quarter note. Okay? So, may isang kumpas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rest. Okay? So,
So, actually po, dapat ito ay magkakapantay. Ano? So, sundin na lang natin ito. Huwag na lang natin ituloy. So, ito muna. Unang hanay, sunod ikalawang hanay. Baka yun ang ibig sabihin. Kasi dapat sila ay pare-pareho ng beat. Kunyari ito. 1, 2, 3. Kasi tatlo. Tatlo kasi yan. 1, 2, 3. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, yun munang unang hanay. 1, basta nakakita kayo ng rest, quarter rest, yun ay pahinga o tigil. Pahinga o tigil. Tigil. May isang beat. Isang beat lahat po yan. Kaya lang, ang quarter rest ay pahinga o tigil. Okay? Okay, eto lang ating pahinga. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ganon. Okay po. Okay, plastic naman. Kumuha tayo ng plastic. Halimbawa, itong plastic na ito. Plastic na bote. Pitikin natin. 1, 1, 2, 3, rest. 1, rest. 1, rest. Ito po yun. Yung ginawa ko. 1, 2, 3, rest. 1, rest. 1, rest. Naintindihan po? Okay, pili naman tayo ng kahon. Ayan, so may kahon ako dito. Gagawin natin, or karton, gagawin natin ito. Tap, rest. Okay, ito tama ang beat nito. Kasi tig-apat sila. Okay? Tap, rest. Isa pa. Tap, rest. Okay? So, sanawa ay naintindihan nyo at naunawaan ang aking sinabi. Okay? Pag hindi maunawaan, maaaring ulitin ang video. Basta ito mga bata ay may tigi-isang beat. Lahat po yan ay may tigi-isang beat. Kailangan pantay-pantay kasi ang ritmo ay or ang beat ay dapat pantay-pantay. Ito, lahat yan ay may beat na isa. Basta dito, sa mga parting ito, ay walang tunog. So, kailangan pantay-pantay. Para naman mga bata sa gawain sa pagkatuto bilang 5, awitin o patugtugin ang paborito mong kanta. So, pipili kayo kung gusto nyong patugtugin lang o gusto nyong kayo mismo ang kumanta. Kumuha ng mga bagay sa paligid na maaari mong patunugin at sabayan ang ritmo o tono ang iyong inawit gamit ang mga bagay na nakalap. Tapos, sasagutan nyo naman ang mga sumusunod na tanong. Number 1, ano yung kantang napili mo? O, magbibigay ng sample si Ma'am Roma mamaya. Number 2, ano-ano mga ginamit mong bagay, materyales upang sabayan ang tugtog? Number 3, bakit mo napili ang bagay na ito? Okay, magbibigay ako ng halimbawa. Ang gagawin ko ay aawit ako. Okay? Aawit ako ng ako ay may lobo. Tapos, sasaliwang ko ng pagtapik dito sa aking kahon or karton. Okay? Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, pinambili ng lobo sa pagkain sana, nabusog pa ako. Okay, so napansin nyo, pantay-pantay lamang ang aking pagpukpok. Ganun ang beat, pantay-pantay. Okay, ano ang napili mong kanta? So syempre, ang isasagot ko dito, ako ay may lobo. Number 2, ano ang mga ginamit mong bagay o materyales upang sabayan ang tugtog nito?
So sa akin, ginamit ko ang karton at ang aking kamay bilang pang tapi. Maaari din kutsara. Okay? So number 3, bakit mo napili ang mga bagay na ito? So maaaring ang sagot ko, dahil ito ang available sa amin. Okay? Dahil ito, yung sa palagay ko ay mabilis gamitin. Okay, pwedeng yun ang sagot nyo. O para sa akin, mas gusto ko ang tunog ng karton. Okay, kaysa sa ibang bagay. Okay, ganun lang po ang inyong isasagot. Mahalagang matutunan ang mga bagay na nakalilikha ng purong tunog. Ang mga bagay na ito ay maaaring gamitin upang magpatunog ng iba't ibang tono o kaaya-ayang ritmo o himig upang makalikha ng musika. Ito rin ang materyales na bumubuo sa iba't ibang bahagi ng mga instrumentong musikal. Tama yun mga bata. Ang mga pinag-aralan natin katulad ng bakal, plastic, kahoy, yaan ay ang bumubuo dito sa mga instrumentong musikal katulad ng gitara at piano. Okay? Etong gitara, binubuo siya ng kahoy at kwerdas na bakal. Okay? At plastic na pamihit. Ito namang piano, karaniwan sa kanya ay bakal na pumupukpok doon sa maliit na tiklado doon sa loob. Kaya siya ay tumutunog. So, nawa mga bata, naunawaan nyo ang ating pinag-aralan. Nawa ay nakatulong si Ma'am Roma sa inyong module. At kung meron pa kayong tanong, maaari nyo i-message si Ma'am Roma dito mismo sa ating comment box. Kung kayo din ay may mga kakilala na nangangailangan ng gabay, maaari nyo ipasa ang ating video. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Tutok para sa week 4.